Hari, welcome again to my YouTube channel, Ching Maestrado, ang inyong tindirang Bisaya na marunong din magsalita ng Tagalog. Ngayon mga kasari, aking i-share sa inyo ang hindi bismo sa akin ito nangyayari. Sana hindi ito mangyayari sa atin mga kasari dahil sa aking kaibigan ay nangyayari ito last day. Noong isang araw guys ay nag-share ang aking kaibigan na nangyayari sa kanya ito at nag-advise siya sa akin na maging mapangmatsyag at maging alerto sa mga customer sa kanilang mga pera. Kasi alam nyo guys, yung isang araw daw, may bumili sa kanya na 500 pesos ang kanyang pera. At saka, pag yung isang customer ay mayroon siyang binili at pagkatapos, kinuha ng aking kaibigan ang produkto at saka ibinigay. At pagkatapos, nagsabi siya na meron bang ganito yung malaki, mas malaki. At sabi na aking kaibigan, ay naubusan kami ng malaki sa produkto na kanyang binili. At saka, wag na lang, sabi ng customer. At saka, binigay ng, isinauli ng aking kaibigan yung 500. Pagkatapos, yung customer ay yun na lang isang klase ng produkto. At binigay na naman sa aking kaibigan kasi nagtiwala naman siya na wala siyang masamang iniisip about doon sa customer. At saka pag ganun sa pag tingin sa customer ay wag lang ito. Meron ka ba kayong ganyang mga yung produkto na niya gusto daw niya. At sabi ng aking kaibigan ay wala daw. At saka, binalik na naman ng customer ang produkto at pagkatapos ay sinabihan, naghingi ang customer ng 500. At saka, sabi ng kaibigan ko, nabigyan na kita ng 500 kanina pa yung first na pag sa uli ng isang produkto. At saka, nagalit ang isang customer kasi daw, hindi daw na ibalik sa kanya yung 500. At yung kaniyang bulsa ay pinakita sa aking kaibigan, wala daw yung 500. At napaka-alert ko naman ng customer kung saan ba niya nilagay yung 500. At saka, kasi yung customer daw ay hindi namukhaan ng aking friend, hindi daw dati yung customer, bago lang daw niyang customer yon kasi, kaya, siya, nag-ano na sa kanyang kanyang isip na baka naman ito ba yung tawag doon sa Tagalog yung na biktima guys ba yung budol o budol yung ginawa ng customer. Kaya sabi ng aking kaibigan, nagagalit yung kaibigan ko kasi alam niya sa sarili niya na ibalik na niya yung 500. At saka yung customer naman ay galit na galit pa rin kasi sabi niya na hindi mo na ibalik yung 500 sa akin. At saka yung aking kaibigan ay tumingin siya sa kanyang nilagyan ng pera ay walang 500. Kaya pinakita niya yung nilagyan ng 500 at saka pinakita niya sa customer at alam niya sa sarili na niya na naibalik na talaga yung 500. Kaya niya yun pinakita para ipakita sa customer na talagang naibalik na niya yung 500. At saka talagang nagagalit yung customer, hindi siya aalis kapag hindi daw maibalik yung 500. At saka tinawag na ng kaibigan ko yung asawa niya. At hanggang lumabas ang kanyang asawa at isinilaysay ng kanyang asawa na naibigay na niya yung 500 sa customer at pinagalitan na ng asawa niya yung customer. Yan kasi guys, yan daw ang bagong modus dito ngayon sa hirap ng panahon. Yan lang ang aking ma-share. Pabalik-balik naman ako guys na yan lang. Kasi sobra naman itong nakakatulong sa atin na maging alerto tayo sa lahat ng mga pangyayari sa ating tindahan na yung pera, bantayan natin yung customer. At saka guys, yun ang aking, at kapag meron akong pupuntahan at kapag yung aking asawa o ang pinsan ng aking asawa ang magbabantay dito sa tindahan ay yun ang number one ko ibilin sa kanila na hindi kayo basta-basta magpasukli.
na ang pera. Kasi meron kasing iba na magsusukli ng, magpasukli ng 500 o 1,000. Huwag kayo basta-basta magpasukli ng pera. Kasi meron kasing iba na picky yung ano. Kasi ako guys, kapag merong magpasukli sa akin, tingnan ko muna kung kakilala ko ba. Kasi merong iba na magpunta lang dito na hindi ko kakilala na magpasukli, magpasukli ng pera. Ay hindi ko, kahit na marami akong pera o marami akong sukli, ay hindi ko talaga yon susuklian. At kung kahit na magbili sila ng isang produkto at saka malaki ang kanilang pera at hindi ko sila kakilala, ay hindi ko talaga yon bibigyan o hindi ko yon susuklian. Yan ang number one na ibilin ko sa aking, kung mayroong magbabantay sa aking tindahan na hindi basta-basta magsukli kapag hindi niyo kakilala. At kahit nakakilala niyo, kung wala ako, ay hindi ko yun, hindi niyo yun susuklian yung pera. Kasi guys, yung 500, 1,000, i-ano ko sa inyo. Kasi wala naman akong machine na makikita na piki ba yung pera. Ang akin lang ay, i-share ko sa inyo mga kasari ha. Ang aking ano guys, aking proof na hindi piki yung pera, kahit nakakilala ko, ay yung ano ng sigarilyo. Ito guys, yung ano ng sigarilyo, sinaw, sa Bisaya, sinaw. At yon ay, i-ano ko yung pera, for example, itong 1,000, i-ano ko dito kung paano ba siya. O, diba guys, o, kapag hindi siya piki, ay magmamarka ang blue. Kasi yung ano, yung 1,000 is blue, kapag i-ano natin dito sa papel. Blue ang kanyang, oo, diba guys, kapag hindi piki yung pera ay sumulat dito sa sinaw ng cigarettes. Yung sa ano ba, sa kaha, yung sa ilalim ng kaha, meron siyang kaha ng sigarilyo, meron siyang sinaw. Sinaw kasi dito sa amin, sa Bisaya, hindi ko alam kung ano ba sa Tagalog yung nasa ilalim ng sigarilyo. At isulat ko dito yung pera. At kapag makita ko na sumulat ay yan, doon ko na siya susuklian. O kaya'y kapag mag-ano ako, mag-tumingin ako sa pera na parang nagdalawang isip ako na piki ba yun o hindi, ay hindi ko talaga yun, hindi ko yun susuklian. Hindi ko yun suklian kasi nagdalawang isip ako. Yan lang mga kasari, ang aking mga tips sa panahon ngayon na marami nang nagmubudos kasi maraming naghihira. Yan lang mga kasari, yan lang ang aking ma-share at maging mapagmatsyag tayo, maging alerto tayo sa ating tindahan sa pagsusukli o sa mga pera. Yan lang mga kapatid, yan lang mga kasari ang aking ma-share. Thank you so much for watching at makikiusap na naman ako sa hindi pa nakasubscribe sa akin channel. Please do like, leave a comment, subscribe, and please don't forget to click the notification bell para updated naman kayo sa aking mga video. Thank you guys for watching and please don't forget to pray to our Almighty Father in Heaven at sana matapos na ang pandemic na ito. Ingat tayo lagi. God bless. Bye-bye.